Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Richelle Sigarieto ng Timbalupod Elementary School. Ngayong araw, babasahin ko kayo ng isang maikling kwento. Ang kwento nito ay pinamagatang Alamat ng Ampalaya. Kwento ni Uji D. Rivera at iginuhit ni Cora D. Albano. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay. Dito makikitang naghahabulan sina Labanos at Mustasa. Nagpapatintero rin sina Bawang, Sibuyas, Upo at Patola. Nagtataguan sina Singkamas, Talong at Luya habang nagluluksong baka sina Kamatis at Kalabasa. Isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Siya ay si Ampalaya. Maputlang-maputla ang kulay ng balat niya at sa kahit anong lasa ay salat siyang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ng Ampalaya. Naging bugnutin siya at maingkin ang ulo. Lahat ng gulay na lumapit sa balag niya ay binubulyawan niya. Huwag kayong lumapit sa akin, hindi ko kayo kailangan. Layas! Dahil dito, nilayuan tuloy siya ng lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Isang maalinsangang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni Ampalaya. Kailangang magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda tulad ng ibang mga gulay, bulong ni Ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni Ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahan, gumapang siya papalapit sa mga balag ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinunggaban niya ang tamis ni Kalabasa. Isinilid niya sa isang bayong ang asin ni Kamatis, pati na ang anghang ni Luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ng kaputian ni Labanos. Agad niya itong kinuha. Sinaklot din niya ang lilang balat ni Talong at ang luntiang kismi ni Mustasa. Ipinuslit din niya ang lutong ni Singkamas, ang manipis na balat ni Sibuyas, ang malasot lang kutis ni Kamatis at maging ang gaspang ni Patola. Ha 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 ha! Sa wakas, nasa akin ng lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kainggitan ako ng lahat ng gulay, sabi niya Ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon lahat ng mga gulay. Lumuwa ang mga mata ng lahat nang biglang dumating ang isang inaasahang bisita. Isang dayuhang gulay. Iba't ibang kulay ng balat niya at kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahanga-hangang gulay talaga. Ngunit para kay Kamatis, kaduda-duda ang pagkagulay ng bisita. Kaya kinagabihan, tinipon niyang mga kasamang gulay at sama-samang nanubok sa balag ng dayuhang gulay. Kitang-kita nila ang dayuhang gulay nakaharap sa salamin, habang isa-isang inuhubad ang mga lasa, kulay at ganda mula sa katawan niya. Nagulat sila nang tumambad sa harap nila ang isang maputlang gulay, ang bugnuting si Ampalaya. Isinakdal sa harap ng kalunti-luntian, kasari-sariwaan, kasusta-sustansyang hukuman ng mga gulay si Ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Nandoon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin. Hindi panlilikha ang gulay na nagtataglay ng lahat ng lasa, kulay at ganda ng kalikasan, sigaw ni diwatang araw. Ikaw ay napatunayan na nagkasala laban sa batas ng mga gulay at sa batas ng kalikasan. Bulong naman ang diwata ng lupa. Ampalaya, ikaw ay paparusahan, hikab ng diwata ng tubig. Bilang parusa, lahat ng ninakaw mong lasa, kulay at ganda mula sa mga kasama mong gulay ay mapapasa iyo na, ugong ng diwata ng hangin. Parusa ba iyon? Ano bang klaseng parusa yun? Buska ng bugnuting Ampalaya. Pagkaraan ng paglilitis, nangakong mga diwata na ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng mga gulay na ninakaw ni Ampalaya. At nang gawing iyon, may kagilagilalas na nangyari kay Ampalaya. Nag-away ang lahat ng lasa, kulay at ganda na ninakaw ni Ampalaya sa loob ng katawan niya. Nang magsuntukan ng puti, luntian, lila, dilaw at iba pang kulay, nagmansya ang madilim na luntian sa kanyang balat. Nang magsabunutan ang kinis at gaspang, lumabas ang kanyang mga kulubot. At nang magsigawan ang tamis, asim at anghang, lumitaw naman ang pait.
Mula noon, naging madilim na lumtian ang kulay ng palaya, naging kulubot ang balat niya, at naging mapait na ang lasa niya. Ngayon, kahit masustansyang gulay si Ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero alam niyo, nagsisising na si Ampalaya. Sa susunod niyo siyang makita sa inyong pinggan, subukan niyo siyang tikman at patawarin sa kanyang kasalanan. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Sana may napulot kayong aral. Ang leksyon ngayong araw, magtutong makontento sa kung ano ang meron tayo at ibinigay ng Panginoon at ang huwag kumuha ng hindi sa iyo.